alam niyo naman, ang inyong amigo ay hindi magsasawang guluhin ang inyong buhay. Ay! Bombahin kayo ng kalaman! At ngayon, mag-uumpisa ulit ako gumawa ng mga educational videos katulad nito. Pag-uusapan din natin kung paano ako nakarating dito sa barko na parang si Goku! Wow! Ay wait, di ba sir ginawa mo na rin yan nung sasampakas sa Tubarumaru? Ikaw talaga ka din, George. Nilalaglak mo naman ako eh. Iba ito sa ginawa kong video dati dahil ibabahagi natin sa ating mga manonood ngayon ang aking mga na-experience sa pagsampa sa barko na meron pandemya. Ah, kasi bagay. Tara, punta na natin, sir. Ano mga amigat amigo, samahan niyo kami. Ito yung mga amigat amigo. Ngayon ay September 7. At yung araw ay magpa-flight na kami papuntang Japan. Kung saan kami magjo-join at doon kami magpapalitan sa barko. So ngayon hinihintay lang namin na magpapapasok yung mga guard para kami ay makapa-check-in ng aming mga baggage. Mga baggage namin sa aming mga airlines at tuloy-tuloy na ang aming flight. A few inches later. Mga magigit amigo, papasok kami. Open na yung aming gate or entrance. Nagtatanggap sila na mga pasahero. Help mo ano yung system of influence sa bagong katakaran nila or tinatawag nga na new normal. So, lalagay muna namin yung mga pagkain namin sa scanner gate. Dito lang kayo mamaya sa lahat. Kapag first time yung magbarko, mga amigat amigo, meron kasing dalawang stages ng security screen o tinatawag na pag-scan ng mga bagahe sa Philippine Airport. Diba sir, yan yung mga pag-scan nila ng mga bagahe para ma-screen yung mga bawal dalhin sa airport katulad ng mga patalim, mga bala at baril. Oo, tama ka dyan, Kadet. Nagdadala daw kasi tayo mga OFW ng bala. Anhin naman kasi natin yun, di ba? Buti na lang, nais na ito ng ating gobyerno at hindi nadagdag sakit sa ulo ngayong pandemya. So guys, sa pagpasok nyo, bibigyan kayo ng passenger health locator form. Parang contact tracing din sa mga pagpumasok sa mga ano, sa mga mall yan. Or sumakay sa sasakyan. Pero dito, specific siya sa flight number, sa seat number, at kung kailan yung date. May mga specific details siya. So fill up ko muna guys. One eternity later. So, tapos na tayo guys mag-fill up. Hintayin lang natin yung ating turn, which is this one. Turn natin papunta rin sa may baggage counter kung saan natin i-deposit ito ang mga pagkain natin. Bago kayo makarating ng baggage counter, mga amigat amigo, ay ilabas nyo na inyong mga travel documents. Ito ay naka-prepare na para sa inyo ng inyong mga shipping companies. Pero advice ng inyong amigo Esyo ay i-check nyo ito para alam nyo kung saan ito nakalagay kung sakaling kailanganin. Ang mga travel documents na kailangan nyo ay passport, seaman's book, ticket number, letter of guarantee, receiving foreign agent letter, photocopy of POEA contract and OWA, at swab test report. Ilalagay ko lahat ng ito sa description, mga amigat amigo, sa baba para inyo ma-check. So mga amigat amigo, kakatapos na natin mag-check-in ng ating baggage which is nandun banda. Yan, buti tinanggap ni ate yung ating 25 pala. Ma-over baggage tayo guys, pero hindi, tinanggap niya. So ngayon, nakakuha na tayo ng ating boarding pass. Hindi ko napapakita yung details. Kusado. And ngayon naghihintay na lang kami ng aming flight papuntang Japan, which is papuntang
Tokyo, Japan. Yan, Tokyo. So makikita din dun dito guys. Sa itong window na to. Ah, Haneda. So makikita din dito. So, hintay na lang tayo ng ating boarding call. Which is nakalagay din dito guys sa inyong boarding pass. Pag first time you guys, ang lahat ng information ay mababasa niyo rin sa inyong boarding pass. So, kung mag-joining nun kayo na iisa lang kayo, nagkataon na iisa lang kayo, huwag kayong matakot guys. Ang direction dito sa airport is straightforward lang. Lahat naman maiintindihan pag binasa niyo sa inyong mga documents. So, hintay na lang tayo guys. I-update ko na lang kayo mamaya kung ano yung gagawin. Tara guys, pasok na tayo. Pagkatapos mag-deposit ng inyong mga baggage sa baggage counter at makakuha ng boarding pass, ang susunod na check ay immigration at second security screen. Sadyang hindi ko na ito binidyoan mga amigat amigo dahil bawal ito at against ito sa batas ng Pilipinas. Kaya advice ng inyong amigo Ezio ay ingat kayo sa pag-selfie at pag-record ng videos dahil bawal ito sa ilang lugar. Isa pa mga amigat amigo, alamin din ang mga bawal dalhin sa aeroplano, katulad ng 100ml liquid pataas, mga patalim, mga dangerous chemicals at iba pa. Para maging smooth ang inyong pagdaan sa security screen at hindi maharang. Ililink ko lahat ito sa description para inyong mabasa. Pagkatapos ng security scan ay i-check ulit ng airport staff ang inyong mga travel documents. Ito ay para masigurado na legit ang inyong mga travel documents para pagdating nyo sa inyong country of destination ay hindi kayo maabala at mapabalik. Diba sir, ito rin yung mga pinakita nyo kanina sa baggage counter? Oo, very good ka dyan kadet at napansin mo. Kaya mga amigit amigo, mas mabuting basahin ang ating mga travel documents para alam ito kung saan nakalagay kapag kakailangan. Kapag okay na ang inyong travel documents, pwede nang mag-board ng aeroplano. Tignan ang inyong seat number at ikumpara ito sa stowage compartment sa bandang taas para malaman kung saan kayo banda uupo. Pagkadating sa Japan, mga amigat amigo ay meron ulit gagawin na mandatory swab test. Hindi ako sure kung sa ibang bansa ay meron din silang ganito. Pero kung sakaling sa Japan kayo mag-join, ay huwag mag-alala dahil wala itong bayad. Kailangan nyo lang sundin ang mga guidelines na ibibigay nila sa inyo. So unang step ay igugrupo kayo lahat na magkakasama para sabay-sabay kayong itetest. Sa pangalawang step, ay meron kayong dalawang options. Ito ay either saliva o laway lang ang kukunin nila sa inyo o di kaya swab. Ako, dahil meron akong sensitive na ngipin, ay swab test ang pinili ko. Sa pangatlong step naman ay kukunin ang inyong details. Kung saan kayong bansa galing, port of joining, pangalan ng barko, oras ng pag-join, at pangalan ng agency na mag-a-assist sa inyo sa pagsampa. Sa pang-apat at huling step ay hintayin nyo ang result ng inyong test. Ito ang pinaka-nakakabang bahagi ng inyong pagsampa. Dahil once, mag-positive kahit isa lang sa inyo, pwede mapabalik ang inyong grupo sa Pinas. Eh di negative kayo nung pagka-swab test nyo, sir? Oo naman, Dep. Dahil kung hindi, hindi tayo magkikita ngayon dito kapag nag-positive ako. Pagkatapos nyo, amigat amigo, sa inyong pag-test ay agent na ang bahala sa inyo sa paghatid sa inyong barko. Kaya good luck sa inyong pagsampa, mga amigat amigo. Sana stay safe kayo lagi kung nasaan man kayo ngayon at walang mag-positive sa inyong pagsampa. Siya nga. Anong ginagawa mo dito sa kabinaw pa din? Kanina ka pa dito ah. Natapos na nga tayo. Sir naman, tumay lang eh. Ayaw nyo nun? May assistant kayo. Kung sa bagay, since nandito ka lang din naman sa aking kabina kadet, eh meron kang assignment sa akin ah. Na sa susunod nating video ay ikukwento natin sa ating mga amigat amigo ang iyong duties and responsibilities at mga dapat gawin ng mga unang sampa sa barko. Okay?
Yes, sir! Malakas ako sa inyo eh! Kung nagustuhan nyo ang aking... ang aming video, ay huwag kalimutan mag-like at i-share ito para makapag-inspire pa sa marami. Huwag din kalimutan mag-like ng ating Facebook page, mag-subscribe sa ating YouTube channel, na makikita niyo sa baba. Huwag din palampasin ang iba't iba pang playlist ni Sir na makikita niyo sa kanan. Hanggang sa muli, ako ang amigo nyo, Amigo Ejo, ang nagsasabing dagat, pangarap ang dala, diba ano? Mabayan sa bawat pagsupa. Bahala ka nga dyan, kulit ng lahi mo. Sir, wait! Nawawatirma pa ako ng TRV!